Good morning. So ito yung mga ano, yung mga example ng mga job details nila. Ito si company, meron siya ng Lamia, ready na siya. So ibig sabihin, ready na siyang kumuha ng tao outside Canada. So yung job requirements nila ito, language, English. So kahit English pwede kasi minsan English or French. Tapos education, no degree, certificate or diploma. Itong sample na to, kinuha ko siya dun sa farm worker. Tapos nakalagay sa experience, kung kailangan mo ba ng experience is no experience. So ang specific skills mo doon sa trabaho na yon na applyan mo ay magpa-plant, cultivate ka and irrigate, operate and maintain farm, prefer to market. Pag prefer to market, yan na yung mga nagpapak na vegetable packer tulad nung aking na-applyan. So, company yan. So, yung mga nagtatanong kung okay lang na high school graduate, so nakalagay nga dyan, no degree or no certificate of diploma, so okay lang na high school graduate ka. At kung nagtatanong naman, wala po akong experience, nakalagay naman dyan na no experience. Minsan naman ang nakalagay dyan is will train. So ibig sabihin, ititrain ka ng company mo. Usually makikita mo yan sa mga farm worker. Sa mga skilled worker, kailangan mo ng experience. Minsan, kailangan mo na magpakita sa kanila ng mga certificate or nung mga dati mong trabaho, mga certificate of employment, kasi skilled worker ka para malaman nila na alam mo talaga yung trabaho mo. Tapos doon naman sa iba, yung caregiver, gustong-gusto nyo ng caregiver. Guys, ang caregiver sa Canada ay nangangailangan ng IELTS. So mag-exam ka. Last year, ang caregiver hindi kailangan ng IELTS, pero this 2021, nag-announce ang government ng Canada na babalik na naman nila. Yung caregiver kailangan ng IELTS exam, guys. So, kung ang profession mo, ang yung pinag-aralan ay caregiver o ang experience mo ay caregiver at ayaw mo namang mag-IELTS, maghanap ka na lang ng ibang trabaho. Huwag na lang tayong maging choosy. I-try mo mag-farm worker. Madali lang naman yan eh. Ang farm worker doon hindi naman katulad ng nasa Pilipinas na sobrang hirap. Kaya i-try mo pa rin. Para lang makarating ka ng Canada, and then pag nandoon ka na, mag-change ka ng profession mo. Pwede ka nang mag-apply doon direct pag nandoon ka na sa Canada. At doon ka na rin mag-exam. Kesa dito ka sa labas ng Canada mag-exam, mahirap kasi at saka magastos. Okay, God bless everyone!